Hello mga ka-auto mechanics. Itong ating gagawin ngayon, papalit po tayo ng rack and pinion nito ng Toyota Altis Dual VVT-i. Ito po mga ka-mechanics, kinalasan po natin yung gulong nito. So ngayon, paparinig ko sa inyo. Ito kasi yung problema nitong rack and pinion. Ito, maingay po ito. Yan. Pag inalog po itong ano, laki po ng alog nitong rack and. Pero hindi po problema yung rack and. Yun pala, itong ano, rack and pinion dito sa loob. Iparinig ko sa inyo yung tunog nito. Yan po. Yan po yung ano, tunog niya. So, yan ang papalitan po natin. Papalitan natin yung rack and pinion. So, ang ipapalit po natin, ito lang po, surplus po, nakukuha po yung may-ari na segunda mano, kumbaga pangalawang kamay. Ito po yung sasalpak natin. Ang yung umaalog po yun, ito po yun, yun, pinion shop. Siyempre yung pinion shop, may gear po yan sa ilalim. Tapos, kaya nga po may umaalog po yan siya. Either ang sira po nito, yung busing dito, at saka dito, either ang sira. So ngayon ang gagawin na lang namin, papalitan na namin buo kasi may nakuha naman siya ng buong rack and pinion. Ito po yung malog. Ito po yung tumutunog ng malog. So ngayon, kakalasin na po namin ito. Ang kakalasin po natin ito, madali lang po itong kakalasin. Pag once lang kinalas mo ito yung engine support nito, itong engine support ito likod. So kalasin mo rin yung ano nito, tornilyo nito, apat lang yan. Tapos sa ibabaw, sa may coupling niya, may mga tornilyo yan, 12, dalawa. So, matanggal na po yan. O sige. So, kakalasin muna namin. Tapos, papakita namin sa inyo kung nakalas na. Okay? Ito na po mga ka-mechanics. Nakalas na po natin to. Ito na po yung problema niya. Ito. Ito, may alog to. Ito. Yan. Yan, problema po niyan. O ito, wala o. So, itong problema nito madalas dito sa Altis, tatawag na rack and pinion. Ito po yun. So, yan, napakalakas. Lalo to ito pag nalubak, konting ganun, malakas po ito, yung rebound nito. So, parang kumakaldag ng ustuhan. Nakalas mo natin. So, dito po, yan po yung pagkakalas. So, madali lang po siyang kalasin. Yan. Madali lang po siyang kalasin. Yan lang po yung forma. Ang pagkakalas nito. Yan. So, yan ha. Yung engine support, tinangat lang natin konti. Para ano, hindi mahirap na ibalik natin ulit. Stab link, yun, kinalas na po natin isang dulo. Kabilaan din. Yan lang po. So, ngayon, isasalpak na namin. So, hindi namin kayo isasama. Para mamaya pagkatapos na, papakita namin sa inyo. Okay? Ito na po mga ka-mechanics, na isalpak na namin yung rack and pinion. Ayan na po, na-install na namin. So ngayon, isasalpak na po namin yung gulong. Ito, na-install na to. Kompleto na po ito lahat. Ayan. Ayan lahat. Kompleto na po. Isalpak na po namin. So ngayon, kasasalpak na namin yung gulong para tapos na po tayo lahat. Ayan na. So, sige, isasalpak na natin yung gulong.
Ano po? Talpak na yan. Bubuhan na po natin ito para matisting na rin natin. Start na po natin yan. So, kabi-kabi kong manubila. Yan. Okay na po. Yan. So, palit tayo, sir. Palit tayo. Palit. Palit. Ah. Aba. Yun. Ito. Ni-start natin. Mandara po yan. So, yan. So, yun o. Sinara na po natin. So, yun problema nung ano. Yan. Ayos na po. So yan ang problema nung rack and pinion. Pag ganun to back, maingay po yan. So ngayon, hanggang dito na lang aking video. Yan, sana po subaybayan nyo po akong video. Maraming maraming salamat po. Auto Mechanics Vlog. Thank you very much po.